sana lagi silang makinig sa nanay nila, sa mga magulang nila. Importante, alam niyo ba na napakahirap mawala ng magulang. Hindi salita lamang ito. Ito ay galing sa akin, talagang eksperyensya, na nung mawala ang mami ko, parang ayaw ko na mabuhay. Parang siya yung dahilan kung bakit ako nandito, kung bakit ito ginagawa, kung bakit kailangan okay ako. Kasi dahil sa mami ko, lahat yun dahil sa nanay ko. Yung pagsisisihan niyo yung mga araw na hindi kayo sumunod sa mga magulang niyo. Kasi may kasabihan, di ba, mother knows best. Oo, she knows what's best for us. And sana lang huwag magbabago. Yun, kung meron naman, yun sa ikabubuti at ikagaganda. Kasi wala namang pupuntahan eh, kung ano, hindi maging maganda. Hindi talaga maging maganda. So, Marcel, yung success mo sa showbiz, malaking bagay yung mom ko. Ay, oo. Oo. Malaking bagay ang mommy ko. She's my rock. Siya ang rock ko talaga. Kaya nung nawala siya, ang tagal na, 15 years na. Pero sabi ko, parang hindi pa rin, no? Parang ayoko pa rin maniwala. Oo. May ganun. Tsaka may picture ang mami ko sa room ko. Kaya ma, tinatawag ko siya minsan. Naano pa rin ako. And after she passed, tama po ba yun doon kayo nag-take ng break? Di ba? Medyo matagal-tagal. Oo, matagal ako bago nag-trabaho. Kasi ang hirap, panghirap talaga. Hindi ko, parang dead end, lost. Lahat ng klaseng ganong type na hindi ko alam kung paano ako hihinga, paano ba ako mabubuhay. Ganon. Wala. Mga anak ko ngayon ng rock ko. Yung dalawang panalaki. Sa pamilya, babalik ako ang gano'n na similar incident. Ako nalulungkot ako, naiyak ako, pag-isa ko. O minsan, ano, tinatawag ko yung ano, alam mo, gano'n talaga. Hindi mawawala yan, sabi ko. You had just have to get used to it, sabi ko. Kasi, sino pa ba, mababalik pa ba sila? Hindi naman tayo, iniintay nila. Kaya dapat magpakabuti tayo para kunin tayo yung papagal. Ganun. Para makasama na natin ulit si mami natin. Ganun.